Magandang araw po sa lahat. Si Roine po ng Splat Communications and Simplified Strategic Solutions. Alam po naming masisiyahan kayo dito sa video ngayon. Ngayon po ay mayroon tayong maikling lecture sa mga termino na inyong kalimitang naririnig o nababasa kapag may lumalabas na resulta ng survey. Promise, hindi po ito boring. Amin pong tatalakayin ito ng pahapyaw para po sa mga hindi pa ito alam. Doon naman po sa mga may alam na, maaari nyo pong itala sa comment portion ang inyong sariling definisyon sa mga termino upang may share nyo rin ang inyong kaalaman sa ating mga kababayan. Yes, partner Rowena, we have a great video today that is filled with interesting information. Not all may like it though, but I am sure majority will do so as this has been repeatedly requested from us. We are happy to oblige. Let us watch the channel intro for a few seconds and you may go ahead and start right away, partner Rina. Kamakailan ay inilathala ni COMELEC spokesperson James Jimenez sa kanyang Twitter account ang bilang ng rehistradong botante sa Pilipinas at estimate sa pangkalahatang numero. Ayon sa chart na kanyang ipinaskil, as of December 14, 2021 ay mayroong 65,745,529 ang rehistradong botante sa Pilipinas, at mayroong mahigit kumulang 1.8 million naman ang botante sa ibang bansa. Sa kabuuan, approximately 67 million ang botante para sa May 9, 2022 na national elections. Lipat po muna tayo sa ating maikling lecture. Sa survey or sa statistics, ang tinatawag na population size ay ang kabuuang bilang ng populasyon na interesado tayong malaman ang opinion o saloobin. Ang tinatawag namang sample size ay ang statistical representasyon ng grupo ng population size na interesado nating malaman ang opinion. Ito ay mahalaga upang makapagbigay ng pagpapalagay o tinatawag na assumption tungkol sa buong population size na buo. Sa survey, ang tinatawag na sample size ay ang numero ng taong nakilahok at sumagot sa mga katanungan. Tinatawag din itong respondents. Ang confidence level naman ay isang panukat kung gaano kasigurado na ang sample size ay sumasalamin sa population size na napapaloob sa tinatawag na margin of error. Ang margin of error naman ay tinatawag ding confidence interval. Isang sukatan ng pagkakaiba ng resulta ng survey at value ng population size. Ito ay expressed as percentage. Sa larangan ng survey, ang sinusukat ng margin of error ang pagkakaiba ng resulta ng survey at kung gaano katumpak na sinasalamin ito ang pananaw ng population size. Mas maliit ang margin of error, mas nakakasiguro na ang resulta ay siyang tunay na saloobin ng populasyon. Ginamit natin ang margin of error calculator sa datos nating nakalap sa mga kalye survey vlogs nationwide na mahigit 100,000 respondents. Ating itinala ang confidence level sa 99%. Ang population size natin ay ang total number of registered voters. Yan na pong 99% ang pinakamataas na pwedeng ilagay. Ang atin naman pong tinatawag na sample size ay ang nakalap nating respondents na mahigit 100,000 nationwide. Kapag naitala na po sa margin of error calculator ang mga ito, lalabas na po ang margin of error ng datos na nakalap. Based po sa kalkulasyon, lumalabas sa datos natin nationwide na ang margin of error lamang ng pinagsama-sama nating kalye survey summary ay 1%. Ano po ba ang ibig sabihin niyan? Gaya po ng palagi kong binabanggit, sa statistics, pag mas maliit po ang margin of error ay mas masasabing, mas accurate ang datos. Atin na pong tingnan per region kung ano ang estimated na makukuhang boto ng ating mga presidentiables base sa ating kalye survey data. Sa Ilocos region, mayroon pong margin of error na 2%. Estimated votes ni BBM ay 3 million,
VP Lenny 162,000, at Mayor is 39,000. Sa Cagayan Region, ang margin of error po ay 3%. Ang estimated na boto mula pinakamataas ay BBM 1.9M, VP Lenny 75,000, Senator Manny 40,000. Sa Cordillera, ang margin of error po ay 3%. Estimated votes ni BBM ay 950,000, VP Lenny 38,000, at Mayor Isko 29,000. Kung gusto nyo pong malaman ang kalamangan ni BBM sa Solid North, mangyari po lamang na panoorin nyo ang latest na video natin ukol dito. Sa Central Luzon, ang margin of error ay 2%. Mayroon ditong 7,289,791 na registered voters. Ang estimate na makukuhang boto ni BBM ay 4.98 million. Ang pumapangalawang si Mayor Isko ay may estimated na 560,000, at si VP Lenny na pangatlo ay 555,000 votes. Sunod naman sa National Capital Region or NCR. Ang margin of error ng ating datos dito ay 1%. Mayroon 7,322,361 registered voters dito. Ang estimated na boto ni BBM sa rehiyon na ito ay mahigit 5 million votes. Sunod si Mayor Isko na may 660,000 plus votes. Ikatlo si VP Lenny 467,000. Sa rehiyon ng Calabarzon ay mayroong 1% na margin of error. Ang registered number of voters dito ay 9,173,096. Ang estimate ng boto ni BBM dito ay 5.2 million. Si Mayor Isko na pangalawa ay mayroong estimated na 970,000, habang si VP Lenny na ikatlo ay 800,000. Para sa Mimaropa, ang margin of error ay 3%. Mayroong 1,971,599 na rehistradong botante dito. Estimated na botong makukuha ni BBM dito ay 730,000. Ikalawa si Senator Manny 243,000. Ikatlo si Mayor Isko 207,000. Para sa Bicol Region, ang margin of error ay 2%. Mayroong 3,901,261 na rehistradong botante dito. Nangugno na si VP Lenny sa rehiyon na ito at ang estimated na makukuha niyang boto dito ay 1.867 million. Pumapangalawa si BBM na mayroong 943,000. And ikatlo si Senator Manny estimated 343,000. Para sa Western Visayas, ang margin of error ay 3%. Mayroong 5,026,482 na rehistradong botante dito. Ang estimate na boto BBM ay 2.04 million. Ikalawa si VP Lenny na may estimated 1.06 million. At ikatlo si Senator Manny na may estimated na 985,000. Sa Central Visayas naman, ang margin of error ay 3%. Mayroong 5,246,066 na rehistradong botante dito. Nangunguna si BBM, estimated 2.36 million votes. Ikalawa si Senator Manny, 793,000. Pangatlo si VP Lenny na may estimated na 412,000 votes. Sa Eastern Visayas, ay mayroon tayong 3% na margin of error. Mayroong 3,166,262 na rehistradong botante dito. Nagmumula dito si BBM na may estimated na 2 million votes. Magkadikit sa ikalawa at ikatlong pwesto si Senator Manny at Mayor Isko na may 135,000 and 132,000 estimated votes respectively. Para sa Northern Mindanao, 2% ang margin of error. Mayroong 3,060,485 na rehistradong botante dito. Nangunguna si BBM na may estimated 1.69 million votes. Ikalawa si Senator Manny, 430,000 votes. At ikatlo si Mayor Isko, 175,000 votes. Sa Davao Region, 3% margin of error.
Ang total voters ay 3,236,251. Si BBM ay una at mayroong estimated na 1.8 million votes. Sunod si Senator Manny 270,000. At ikatlo si Mayor Isko na 52,000. Sa SOC Sergeant, margin of error ay 3%. 2,606,612 ang total na registered voters. BBM ay 1.25 million. Senador Manny 539,000. At ikatlo si Mayor Isko 137,000. Sa Zamboanga Peninsula ay mataas ang ating margin of error 7%. Ito ay dahil sa maliit pa ang ating sample size. Mayroong 2,268,330 na registered voters dito. Base sa ating percentages, si BBM ay nangunog na at may estimated na 811,000 votes, ikalawa si Senator Manny na may 623,000, at pangatlo si Mayor Isko 174,000 votes. Sa Caraga, rin ang bilang ng margin of error dahil sadyang may kataasan, 8%. Dahil mababa pa ang sample size natin dito. Mayroong 1,868,798 na rehistradong botante dito. Base sa ating Kalye Survey Summary Percentages, si BBM ay may estimated na 964,000 na boto. Ikalawa si Senator Manny, 168,000. Ikatlo si Mayor Isko, 102,000. Dito sa rehiyon ng BARMM, mayroong pinakamalaking margin of error 14%. Dahil di pa sapat ang ating sample size dito. 2,385,359 ang rehistradong botante dito. Estimated na boto ni BBM ay 1.3 million. 443,000 naman sa pumapangalawang si Senator Manny. Kay Mayor Isko ay mayroong 305,000 estimated votes. Ngayon naman po ay ikasa natin ang mga numero ng ating mga presidentiables base sa kanilang porsyento sa ating mga datos nationwide. Alamin natin kung ilan ang estimate na pwede nilang makuhang boto sa aktual na halalan gamit ang official list of registered voters mula sa COMELEC. Si BBM ay mayroong 61.69% na katumbas na mahigit 40,500,000 na boto. Ang pumapangalawa na si VP Lenny ay may katumbas na 6.25 million. Mayor Isko, 4.87 million. Senator Manny, 4.11 million. At Senator Ping, 1.46 million votes. For the sake of computation, kahit walang 100% voter turnout, ilan ba ang lamang ni BBM kay VP Lenny sa ngayon? Si BBM ay may estimated na kalamang ang 34.29 million votes. Para sa mas makatotohanang numero, kinuha natin ang average na dami ng Pilipinong bumoto ng nakaraang 5 presidential elections at ito ay 78.3%. Kunin natin ngayon ang estimate na boboto sa Mayo. Kwentahin natin ang 78.3% ng total na rehistradong botante sa Pilipinas. Lalabas na 51,478,749 ang estimated na boboto sa Mayo. At dyan sa numero na yan, kwentahin naman natin ang porsyento ni BBM at VP Lenny. Lalabas na si BBM ay may estimate na 31.75 million na boto at si VP ay mayroong 4.9 million. Ang estimate na kalamangan ni BBM ay 26.85 million votes. Kung di naman talaga kayo naniniwala sa datos natin sa Splat Communications ay di naman namin kayo pinipilit. Ikasa natin ang mga porsyento ni BBM at VP Lenny sa numero ng Publicus Asia, Pulse Asia, at ACTA Research. Siguro naman po, sino mang ang kandidato nyo, eh may pinagkakatiwalaan po kayo kahit sa isa sa mga nabanggit nating formal research survey companies. Tingnan natin ang kakalabasan. Dear partner Rosa, please do the honors. Thanks, gorgeous Wina. It would be my pleasure. Based on the latest Publicus Asia Pahayag Q4 presidential candidate percentages at 78.3% voter turnout of 51,478,749,
Former Senator Bongbong Marcos has 51.9% or equivalent to 26,717,471 against VP Lenny Robb reduced 20.2% or equivalent to 10,398,707. BBM's estimated lead in the Publicis Pahayag Q4 is 16,718,764. Moving over to the Pulse Asia December results using the same voter turnout percentage and estimated voters. BBM has 53% or equivalent to 27,283,787 while VP Lenny has 20% or equivalent to 10,395,750. BBM's estimated lead for the Pulse Asia survey is 16,888,037. Lastly, for the figures of Okta Research with the same parameters as the two earlier surveys, BBM has 54% or equivalent to 27,798,524 while VP Lenny has 14% or equivalent to 7,207,024. BBM's estimate lead is 20,591,500. Now let us get the average of BBM estimated lead for these three surveys. Just add the leads from the three surveys then divide it by 3. After computing, you will get a whopping 18,066,100 votes. And that, ladies and gentlemen, is BBM's estimated average lead. What can you say? Where is VP Lenny's 14 million plus voters last 2016? Kindly jot down your answers in the comment portion. This ends our video, let me leave all of you with something to think about. Quote, statistics is the language of science, unquote by Carl Pearson. In behalf of my gorgeous partner Wina and the entire Splat Communications and Simplified Strategic Solutions team, this is Rosa, thanks everyone, please like, share and subscribe. Stay safe. Bye.